Hey guys, ito na siguro ang pinakasulit na smartphone na nabili ko sa halagang 2,000 ngayong sale. Di dating 5,000 yung kanyang presyo. Pero ngayon ay sobrang mura na niya. Kahit pa itapat mo sa mga bagong smartphone na lumalabas sa ganitong presyo, still wala ka pa rin mabibiling smartphone na meron G18 na processor, 48 megapixel main camera, at di ko inasahan na kastock Android pala to. Kaya super linis ng kanyang UI, wala kahit anong bloatware na naka-install sa kanya. Meron tong 6.52 inches, na mayroong IPS LCD display, 720p resolution, tamang-tama lang sa gitong presyo. Dahil madalas kila Tecno at Infinix ngayon, naka 9/3 na yung mga smartphone nila, sa mga 3,000 pataas na mga presyo. Isang dahilan kung bakit mura ang smartphone na to, di wala siyang kasamang adapter sa loob ng box. Cable lang yung kasama dito sa kanyang case, pero at least naka-type siya na charging port na to. Wala rin siyang fingerprint scanner, pero at least naka-48 megapixel na yung kanyang camera. Ito yung mga sample picture natin dito guys. Hindi na ito masama para sa ganitong presyo. Basta maliwanag yung mga please na pipicture lang natin, okay naman yung quality niya para sa akin. Perfect ang smartphone na ito kung more on Mobile Legends lang ang nilalaro nyo. Ito yung sample gameplay natin sa kanya. Naka super na refresh rate to guys, at ulit na graphics. Same na Unisoc T606 na processor, na mga mas mahal pa nga dito. Naka single speaker nga lang pa itong si Coolpad. Maganda talaga ang almost stock Android, dahil malinis nga yung kanyang UI. At ito lang yung mga natirang application ko dito guys, tinanggal ko na lahat halos. Ito lang naman yung mga kailangan kong application para makasave na rin ng storage. Then naka 64GB na storage nga lang to. Okay lang naman yun dahil sobrang mura naman yung kanyang presyo. Sa Call of Duty Mobile, ito yung sample ng gameplay natin. Wala rin siyang lag dito kahit isa, napakasmooth ng gameplay natin sa may multiplayer. Siyempre pang multiplayer lang. Ang main issue ko lang sa smartphone na to is naka Android 11 nga lang siya dahil nga luma na rin kasi to guys. Itong si Coolpad Cool 20 at asahan na natin na hindi na to ma-update. Pero habang ginagamit ko ang smartphone na to, eh goods naman siya para sa akin. Smooth naman yung kanyang display kahit wala siyang higher na refresh rate. Sinubukan ko nga rin pala itong Bloodstrike na laro guys. Maganda rin pala ang laruin to. Ang napansin ko nga lang nakaiba niya rito, medyo random natin yung bawat pagbaril natin dito. Medyo nangingilig yung kanyang screen. Kumbaga mas intense ang bawat pagbaril natin sa kanya. Para sa akin, napakasulit talaga ng mga lumang smartphone ngayon kaysa bumili tayo ng mga bagong labas na mga smartphone na medyo mahal pa pero medyo mahina naman yung mga specs. Compare nga sa mga lumang smartphone na dating mahal pero nagbaba na yung mga SRP. Like nga nitong si Coolpad Cool 20. Matagal ko na nakikita ang smartphone na to na dating 5,000 ngayong SRP niya at dating nga guys super sulit na yung kanyang specs para sa may 5,000 na presyo. Pero hindi pa rin ako napabili nito guys dahil hindi naman siya ganun kasikat. Ngayon lang ako napabili nito dahil nga sobrang mura ng kanyang presyo para sa mga specs na meron siya. Dahil kung naghanap ko ng bagong labas sa mga smartphone,
na mayroong around 2,000 to 3,000 na presyo. Na mga bagong labas nga guys. Eh baka sa Italy A7 tayong sasama kuha mo. Kaso nga na napakabagal nun. Di daw lang Helio G80 sa may presyong 2,000 ngayon. Magutangin lang itong si Coolpad Cool 20. Kaya para sa akin kung ganyang budget ang hinahanap nyo sa isang smartphone ngayon, I think ito na ang pinaka-perfect na smartphone para sa inyo. Lalo-lalo kung pang Mobile Legends lang. Yun lang guys yung mabilis na video natin muna. Thanks for watching. Ching.